dumating na yung ating in-order sa Amazon na platform bed. So, it is tufted platform bed. Yay! Pasok na natin siya sa loob and then tomorrow morning siguro papatulong tayo kay tate para magpa-assemble. So, ito yung bed na pupunta dun, na ilalagay natin dun sa home office natin. Yay! Galing! Dumating na po yung ating bed frame at kasalukuyang ina-assemble ng tatay. So, ito yung mga slats niya. Kasalukuyang ginagawa ni tatay yung ating headboard. Alam mo ang kagandahan nito na order natin siya sa Amazon, free delivery. Tapos, ito, may kasama na siyang parang manual. So, pinoprovide niya yung mga assembly instructions. Tapos, yung mga screws niya, may mga labels na. Itong mga slats, may mga labels din yan. So, ganyan, no? Pinoprovide niya yung instruction, ilang pieces, tapos yung step-by-step guide. So, kasalukuyan, ito ang ginagawa ni tatay. Ina-assemble niya yung headboard. Ang susunod dyan, gagawin na natin yung side rail and footboard assembly, at saka na natin bubuin yung buong bed frame. Tapos, idadagdag natin yung mga slats. Yan. So, mabilis lang naman siya. Tignan natin si tatay. Talaga lang napakainit ngayon dito sa San Diego, kaya pinagpapawisan na kami. Yan, tignan lang natin ng tatay. Okay, isang tip lang pag nag-a-assemble tayo ng mga ganitong mga furniture. Mas mabuti na dalawa kayo kasi yung isa siyang pinaka-lead and then the other one mag-a-assist. Yan o, katulad niyan, magpo-provide ng instruction, iseset kung ano yung mga kailangang screws, ganyan. Tapos, usually kapag talaga magbubuo ka ng furniture, mas maganda talaga na dalawa kayo. Diba? Okay, samahan nyo kami sa journey ito. So, ito na ang sunod natin. Step 2, side rail and footboard assembly. So, kailangan natin itong slot na number 2 at saka yung screw na number 6. At, pag... Chompy! Talaga naman! Kung saan merong ano, gusto mo talaga ikaw lagi spotlight, ha? At dyan ka pa talaga po pwesto, baby. Okay, tulungan muna natin si tatay pag-identify ng material. So, we're done with the first one. We are now here on the second one. Yan, si tatay. Tinutulungan tayo ni tatay. Siya ang ating lead. Tayo ang kanyang assistant. Ayun yung una. Mga natapos na. We are here on the fourth assembly. Okay. Ini-screw lang ni tatay. Pinag-dudugsong niya yung side rail. Yan. Ginagawa ni tatay yung pangalawang side rail. Tingnan naman natin at paghandaan naman natin itong step number 3, which is ia-assemble na natin yung headboard, footrest, at saka yung side rail. So, kailangan lang natin yung screw na letter F, dalawa, para makombine itong headboard at yung side rail. And then with the footrest. Okay, let's prepare that. Okay, so kasalukuyan, yung palang headboard ay meron ng naka-attach na screw. So, medyo niluluwagan ni tata yun para maklatch yung parang connector niya. Ayan. Ayun. Okay, yan yung headboard natin. Ayan. Ina-unscrew lang ni tatay. Ayan, ina-unscrew ni tatay yan kasi ito, i-clutch natin ito siya. Ito yung pinaka-connector niya. And then, pagka na-connect na natin, saka na niya i-screw ng mas mahigpit. Yan ang plano. So, napag-clutch na namin sila itong right side ng bed frame. Tapos, hinigpitan na ni tatay yung screw para kumapit ng gusto. Tingnan natin sa malayuan yung ginagawa ng tatay. Yan. Yan na siya.
And as you can see, ma-estimate nyo kung kano talaga kaliit itong room na to na kino-convert natin as a home office dito sa side na to, and then bed na rin para pahingahan on the side para kung may guest man tayo, considered as guest room. Okay, tayo sa dere. Na-clutch na natin itong left side ng bed frame, yung side rail na connect na natin sa headboard, at kasalukuyang hinihigpitan ni tatay yung screw. Step, ang ginagawa ni tatay, medyo niluluwagan niya yung screw dito sa foot board. Tama ba yun? Foot board? Para ma-clutch naman natin itong mga side rails dyan sa foot board. Walang nakalagay dyan pampahan ito muna. Ayan, unscrew ulit tayo. And then, we're gonna clutch it. Ina-clutch na ni tatay yung footboard. Na-clutch na natin itong sa kabila. Ayan naman si tatay on the other side. Okay na tay? Ayan, nag-click na. And then next, higpitan na ni tatay yung screw para matibay yung pagkakakonect nila. So, tignan natin yung buong itsura na ng ating bed frame. So, ito siya. Twin size yung ating bed. Kasi ito yon. Pagka nalagay na natin yung slats, yan na, patong na natin yung mattress natin. No, tatay. Kasi wala ng space. Tayo dito sa kanyang assembly instructions. Ito, katatapos lang natin gawing itong step number 3. Dito na tayo sa step number 4. So, note that king and calking sizes include 2 center support rails per slat set. And this is not a cal or king calking. So, twin lang siya. So, is diretso na yan. Yung mga slat sets natin, i-assemble lang natin. And then, meron yatang center siya para magsusupport siya. So, yan na yung ating i-assemble ngayon. Okay, so as you can see, inilatag na namin yung slat set. Yung first set, nilatag na namin, tapos kinakabit na ng tatay. So, tulungan ko lang ang tatay para ma-assemble siya. Kalukuyang, ini-screw ni tatay yung first set. Okay, wait lang tatay. Ayan na, malapit na siyang matapos. Ano na lang kulang, lalagyan natin ng screw yung mga slats para matibay siya at hindi siya magtanggal-tanggal. Ayan, at kahit magyugyugan kayo sa kama, hindi siya matatanggal. Pagkatapos nun, lilipat na natin itong mattress sa ibabaw ng ating bed frame at saka natin imu-move ito all the way to that side. Okay, almost done! Tapos na! At ang ating master carpintero, si Cap Leo! Yay! Tatay, ganda na ng ating bed! Very good! Good job! Okay, hold on, tatay! Smile! 1, 2... Knocks!